story time muna tayo. May story time muna ako kasi na ikukwento ko muna yung mga bagay-bagay na nararamdaman ko kayo. Kung hindi mo mapapansin ko, ilang weeks na ako hindi maganda yung pagkakataon. Sa mga yung pagkakataon ko, kung isip ko na tapos sa same time yung nararamdaman ko. Pero syempre, pinakaya ko pa rin, kailangan umako kasi para sa mga bata. Kailangan magtrabaho para sa mga bata. Syempre, may umaasa sa akin. Kahit na ilang yung pili mo, kahit na namimpiin mo parang ito mo na gusto mo magpahinga pero wala kang choice kundi umangon at gawin yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin para sa kanila kasi nga wala kang maasal kundi sarili mo. Alam mo yung pakiramdam mga kasabi, minsan gusto ko nang sumuko sa maraming bagay kasi marami rin akong iniisip pero hanggang doon na lang yung salitang suko, makapagod ko pero di pwedeng sumuko. Alam mo yung pakiramdam na minsan gusto mong hanapin yung sarili mo. Yung mga bagay na gano'n lang sa iniisip ko na parang feeling mo sobrang anong pagpapagod mo. Mga bagay na gano'n pero minsan tinatatagan ko na lang kasi syempre andyan yung mga anak ko para i-guide ko sila kasi hindi na ako pwede mapagod or sumuko sa buhay kasi nandyan sila para sa akin. Andyan sila na maasa para sa akin, diba? Pero minsan may time sa ako na iniisip ko na gusto ko mga share yung feeling mo na parang mapag-ano yung sarili mo. Ganun. Pero iniisip ko pa lang yung merong bagay. Pero paano yung mga tao magkaalis ka kahit sa kanya. Ano ba yung mga ganang bagay na sa iniisip mo na para sa sarili mo? Pero hindi mo pa lang gawa. Akala mo lang kasi pwede mo ka parang nakakapagod. Totoo pala yung sinasabi nila kasi hindi mo ka. Yung sobrang pagod mo kasi ikaw na lang magiging nanay at tatay. Wala ka asal iba kundi sarili mo lang. Yung ganun. Na kailangan mo kumayod yung umaga, yung gabi, pwede mo umaga para lang sa kanila kasi wala akong choice. Kasi nandito natin, diba? So, kaya minsan sa sarili ko, sa totoo lang, makasabi ko lang. Kaya, hindi naman masamang mahalin yung sarili mo, pero kapag alam mo na yung umaasa sa'yo or nandiyan sila para sa'yo, kahit na wala ka nang ititira para sa sarili mo, makita mo lang sila mo maayos, makita mo lang sila mo okay, ayos na para sa'yo, kahit na wala ka nang ititira sa sarili mo. Na dati yung dalaga pa ako, hindi ko alam yung pakalamdaman ng mga nanay niya. Yung naghihirap sila, yung parang naghihirap sila para sa'yo, bakit ganito sila ka, ano sa'yo. Ngayon na-realize ko na lang ako na sa sitwasyon nila. Ngayon naging isang magulang, parang kahit na wala na matira sa sarili ko, pero ibibigay mo lahat para sa mga anak ko. So yan, nakasabi nag-story time lang ako kung gusto ko sabihin sa'yo. I-share ko ba yung nararamdaman ko ngayon na ako nito kasi mga parang napakalamdaman. Siguro hindi rin gumagaling yung pakaramdam ko kasi siyempre dahil kahit may sakit ako, kahit na gusto ko lang pahinga, wala akong choice, kailangan ko yung umangon at magtrabaho, magsumikap at tumayod para sa mga anak ko. Ayun, ganun talaga yung buhay kahit na ang daming problema, ang daming pagsunod na dumarating sa buhay ko, kailangan ko yung labanan para sa kanila. Ayun, so yan lang mga kasabi ako yung story time. Ayan, kayo kung may mga story time kayo, pwede kayo mag-comment kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay nyo araw-araw. Pwede nyo i-comment dito kasi malaya kayong ibahagi yung mga story ng buhay nyo dito sa page ko na ito. Ayan, para at least, ma-share nyo yung nararamdaman nyo na kagaya ko. Na nararamdaman nyo na kung sakali lang nakakaramdaman kayo ng ganito para sa akin. Naiintindihan ko yun kasi ganyan din naman ako. Nararamdaman ko ito. Kaya nga, may mga ganyan ako yung anak sarili ko. Na ako nag-content, nag-story time lang ako para ma-share ko sa inyo kung ano yung pakaramdaman. Ayan. Thank you mga kasabi. Isa mo lang sa akin po sa support sa akin sa lahat. Sa pag-react ng mga videos, sa pag-share ng videos ko at sa pag-follow sa akin sa pag-follow na pag-follow nyo sa akin. Maraming salamat po sa inyo ba. Ayan. At sa mga single mga mga katulad ko, ayan, laban lang tayo. Kasi kailangan natin mabuhay at ipaglaban kung ano na meron tayo. Kasi para sa mga anak natin, kung hindi na